May nabasa po akong report na nung weekend nasa Calaguas Island sa Camarines Norte. Pero weekend naman yon at ang importante ngayong araw. Napakahalaga po ang budget hearing dahil ito po yung pinakamalaking piece of legislation na lahat naman po tayo busy. At sa aking na experience bilang mambabatas, pag budget hearing po, lahat ng heads of offices ay nag-a-attend. At kung hindi ka man mag-attend, kailangan may valid reason ka. Kung hindi ka man may valid reason, magtalaga ka ng responsableng tao na tatayo para sa iyo, para pag tinanong ka ay masasagot. Ang ating obligasyon ay napakataas po sa ating konstitusyon na gampanan ng ating mga tungkulin. Katulad sa minority, ang tungkulin namin po ay mag-scrutinize, mag-fiscalize, mag-check and balance. Mag-check and balance sa ating gobyerno. At sa pagkakataong ito, pag hindi natin na itatanong kung sino ang dapat na magpunta dyan, ay nawawalan ng okasyon ng pagkakataong ang taong bayan na marinig nila yung ating mga programa, kung anong gagawin natin. Kaya naman po ay nagtatanong pa rin kami na saan po ang ating Vice President. Kasi kanina naka-schedule po kami sa 10 o'clock at walang magandang explanation. Hanggang ngayon po ay hinihintay po namin sa araw na ito. Sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon talakayin ang kanyang budget. Nagpadala po ng representative kanyang staff, pero according to the report, walang authorization, written authorization at saka written explanation. Sa ating trabaho po, minsan stressful, minsan mahirap, pero may obligasyon po tayo sa taong bayan na kung may magtatanong, harapin natin at ang minority naman ay pwedeng mag-scrutinize, kumampi, mag-oppose. At end of the day, ito yung proseso po ng ating demokrasya at proseso ng ating konstitusyon at ng batas.